Viral palagi sa social media ang mga video ng pamilya ni Melay Cantiveros at Jason Francisco kasama ang mga cute at makukulit nilang mga anak. Ating balikan ang kwento ng Melaso noon at ang pagbuo nila ng kanilang masayahin at makwela na pamilya. The Philippine Showbiz List presents Family Story of Melay Cantiveros and Jason Francisco. Melason in Love. Naging bukas na aklat sa publiko ang buhay ni Jason at Melay mula nang pumasok sila sa Pinoy Big Brother House noong 2009. Sa naturang bahay na rin nabuo ang kanilang tambalang tinawag na Melason na talaga namang minahal ng mga manonood dahil sa pagiging kwela at natural ng mga ito. Ang hindi inaasahang pag-iibigan ni Jason at Melay sa loob ng bahay ay nagtuloy hanggang sa kanilang paglabas. Sinubok naman ang kanilang tatag nang minsang magkahiwalay sila, ngunit sa hinabahaba ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy ng pagmamahala ng dalawa. Noong December 9, 2013, nang magpakasal sila sa hometown ni Melay na ginanap sa Holy Cross Parish, General Santos City, na dinaluhan ng mga kilalang personalidad sa industriya. Hindi kailangan pagiging masaya ng pagsasama ni Melay at Jason bilang mag-asawa, lalo na dumating sa buhay nila ang kukumpleto sa binubuo nilang pamilya. Ito ay matapos na isilang noong April 3, 2014, ang panganay nilang anak na si Amelia Lucille o Mela. The Marital Conflict. Pero ang inaakalang tuloy-tuloy na magandang takbo ng kanilang relasyon ay muli na namang nasubok ang tibay ng pundasyon sa ikatlong taon nila bilang mag-asawa. Matatandaan na noong May 2016, naging maugong na usap-usapan sa mundo ng showbiz ang tungkol sa pinagdaraanan nilang marital problem. Noong buwan ding yon, naglabas si Melay ng statement kung saan inamin niyang nagkakaproblema sila dahil sa kakulangan ng oras para sa isa't isa. Pero paglilinaw nila, hindi totoo ang isyong hiwalay na sila. Makalipas ang dalawang buwan noong July 2016, naglabas ng open letter si Jason sa joint account nila ni Melay sa Instagram kung saan ay lumabas na pagsiselos ang naging mitsa ng alita nila. Ani Jason, umabot kasi sa puntong dalawang buwang magkahiwalay na kwarto sila natutulog ni Melay. Pero matapos ang halos tatlong buwan, muling nagkaayos sina Jason at Melay. Sa isang live episode na Magandang Buhay noong September 2016, inihayag ni Melay na nanaayos na nila ni Jason ang anumang gusto na naging dahilan sa kanilang panandali ang hiwalayan. Ayon pa kay Melay, nahiya sila sa Diyos na nangyari sa kanila dahil sumumpa silang dalawa sa altar na magsasama sila habang buhay. Hindi naman ikinailan ni Melay na sobrang hirap ang panahong sinusubok ang kanilang pagsasama, pero naging professional daw siya at isinantabi ang mga problema kapag nakaharap na siya sa kamera. Napagtanto daw niya ang importansya ni Jason sa kanilang pamilya nung magkahiwalay sila, lalo pa at madalas itong hanapin ni Mela dahil sa daddy's girl nga ito. Sa tagpong ito ay nadurog daw ang kanyang puso, kaya naman siya na nagmawa ng paraan upang dalawin si Jason sa Mindoro. Dito na raw nila pinag-usapan ang mga bagay na hindi nila napagkaintindihan. Inilahad din ni Mela na isa nga sa nakatulong sa muling pagkakaayos nila ay dahil sa binigyan nila ang isa't isa ng oras upang maghilom ang kanilang mga puso. Hindi nila ito minadali. At matapos nga nito ay nag-adjust na sila sa isa't isa kung saan ay tinanggap ang kanilang mga kamalian. Ayon kay Melay, dahil sa nangyari sa kanila ni Jason, doon niya napagtanto ang aral na kanyang natutunan na anya kapag nag-asawa ka na, ay doon mo na makikilala ang asawa mo, pero hindi din daw dapat laging ang asawa mo lang ang kilalanin kasi dito ay nakikilala mo din kung paano ka sa asawa mo. Nakita din daw ni Melay ang pagkukulang nila sa bawat isa na kailangang punan. Dagdag pa ni Melay, dapat daw laging bukas ang communication sa mag-asawa. Sa natulang programa na rin inunsyo ni Melay na madadagdagan na ang miyembro ng kanilang pamilya dahil dadalang tao siyang muli. Ipinakita rin niya ang sonogram na kanyang ipinagbubuntis. At noon ngang April 9, 2017, isinilang nila ang kanilang bunso ngayon na si Stella. Renewed love for each other. Tila wala nang ang titibag sa masayang kwento na pag-iibigan at buhay pamilya ni Jason at Melay na sa lumipas na panahon ay subok na ang tatag nito. Katunayan sa ikapitong anibersaryo ng kanilang kasal noong December 2020 ay nag-renew ng wedding vows ni Jason at Melay. Naganap ang seremonya sa morning talk show na Magandang Buhay. Dito na pag-usapan ang tungkol sa kanilang pagsasama kung saan ay inamin ni Jason na ang sandaling hiwalayan nila noon ni Melay ang matinding pagsubok na hanggat maaari ay ayaw na niyang maalala. Ngunit sa kabila nito ay tuwang-tuwa naman siya di kung anong hirap na dinadaanan nila ni Melay, bawing-bawi naman daw sa kasiyahan nila mag-asawa sa mga sumunod na taon na kanilang pagsasama na mas lalo pang lumalim. Ayon pa kay Jason, ito ang matatawag niyang second chance na nagsimula sila ulit at lahat din ay nagsimulang malinis. Lahat naman ni Melay na mas pinagtibay at mas nakilala nila ang isa't isa na sa pinagdadaanan nila
at pinili raw talaga niya na si Jason pa rin ang kanyang maging forever as a parent. Sa nalagpasang pagsubok na Jason at Melay ay bukas sila sa pagsasabing mas naging matatag ang relasyon nila, lalo na naging inspirasyon na rin nila ang kanilang dalawang anak na sina Mela at Stella. Sa kabila din ng unos na ito ay hindi naman questionable ang pagiging mabuti, pagmahal at ang pagiging magandang ehemplo nila bilang mga magulang. Katunayan, tandem sila sa pagdidisiplina sa mga ito. Sa isang panayam ay naibahagi nila Mela at Jason kung paano nila pinapalaki ang mga anak. Ayon kay Melay, ay nakatuon sila ni Jason sa disiplina at pag-uugali ng mga bata na alam na mga itong dalhin ang buhay nila, may positivity at kasama ang Diyos. Kapansin-pansin din ang fluent na mga anak nila sa English na ayon kay Melay ay dahil sa expose ang mga ito sa panonood ng English movies at shows. Ayon naman kay Jason, ay pangarap nila ni Melay na bilang magulang ay matutungan sa salitang banyaga ang mga anak, pero sa kabila nito ay marunong din daw naman magsalita at makaintindi ang mga ito ng Tagalog at Bisaya. Isa rin sa minsan na ibahaging pagdidisiplina ni Melay sa mga anak ay ang tinatawag na Face the Wall. Sa isa niyang Instagram post ay makikita ang litrato ni Stella at Mela na nakaharap sa pader habang nakaluhod. Sa kanyang mensahe, ikinuwento ni Melay kung paano siya dinisiplina ng kanyang mga magulang na noon raw ay pinapaluhod sila sa asin ng kanyang mga kapatid kapag nag-aaway sila na siyang ginawa niya kina Mela at Stella. Pero ang twist nito ay hindi niya nilagyan ng asin. Matapos nga patawa ng parusa ang mga anak, ay ipinaliliwanag naman daw ni Melay ang dahilan kung bakit sila pinaparusahan upang maintindihan din ng mga ito ang kanilang nagawa at hindi nagawin muli. Isa rin sa tinuro ni Jason at Melay sa mga anak ay ang masanay ang mga ito sa buhay na kinalakhan nila sa kanilang probinsya. Sa tuwing bumibisita ng araw sila sa kanilang mga pamilya sa probinsya, ay sinisigurado nilang maranasan ni Stella at Mela ang buhay nila noon na sanay sa simpleng pamumuhay. Hindi sila tumutuloy sa mga hotel sa halip ay nakikitira sila sa kanilang mga kamag-anak. Hinahanda lang daw nila ang mga anak upang hindi na magulat ang mga ito sa kung anuman ang darating na hinaharap at always immune sa mga darating sa buhay. Laking pasalamat at saya naman daw nila Jason at Melay sapagkat wala silang naririnig na reklamo sa mga bata sa tuwing nakakasama ng mga ito ang kanilang kamag-anakan sa probinsya. Katunayan, nakikita pa nga raw nila na mas masaya ang mga ito na kasama mga pinsan kaysa material na bagay. Growing together. Bagamat nasaksihan ng madla ang pagsisimula ni Jason at Melay sa industriya, ay isa rin sa hindi kaila ang tila pagkakaiba ng pag-uugali ng dalawa. Si Jason ay medyo may pagkaseryoso, tahimik ang datingan, ngunit naroon sa loob-loob nito ang pagiging natural sa pagpapatawa nito na hindi niya namamalayan. Sa kabilang banda, hindi na kailangan pang ilarawan si Melay sapagkat mula noon hanggang ngayon ay wala pa rin pinagbago ito na nakilala sa pagiging maingay, komedyante at masayahin. Kahit na naging ganap ng ina ay daladala pa rin ni Melay ang pagiging komedyante niya. Sa 10 taong anibersaryo na kanilang tambalang Milason ay nagbigay sila ng mensahe para sa isa't isa. Ayon kay Melay, si Jason na nag-neutralize sa kanya dahil sa ibang pagkatao niya na aminadong outgoing. Si Jason daw ang nagdidisiplina sa kanya para maging seryoso sa buhay na tinuturing niyang kanyang security guard at kanyang pride. Natatawang saad naman ni Jason na baliktad niya sila na pag-uugali kaya nagtatakas siya kung bakit sila nagkatuluyan ni Melay. Anya, napakakulit ni Melay at sa totoong buhay daw ay ayaw niya ng makulit, gusto niya ng tahimik lang. Pero iniisip daw ni Jason na hindi sila pagtatagpuin kung walang dahilan at walang rason. At noong lamang October 11, 2022 sa kaarawan ni Jason, ay may nakakatuwang mensahe si Melay para sa asawa. Ayon kay Melay, si Jason ang kanyang best enemy sa talang buhay niya. Ngayon lang din daw niya naramdaman ang pagsasalpukan ng galit at pamamahala na uwi sa pagtutulungan. Dagdag pang biro niya, maigi na lamang at mabuting ama si Jason sa dalawa nilang anak kung hindi raw, walang mangyayaring collaboration kundi hate na lang. The Chicken Nuggets Viral Video. Kung usap ang mga anak naman nila Melay at Jason ay makailang beses nang nahulog ang loob ng mga netizens kina Stella at Mela. Bukod sa nakikitaan ng mga ito ng paggalang at pagsunod sa mga magulang, ay isa sa kapansin-pansin sa dalawa ang talentong taglay at ang tila likas na pagpapatawa na hindi nga maitatangging namana ng mga ito sa ina. Bagamat noon pa man ay hindi na lihim ang pagiging madaldal, matalino at bibo ni Mela at Stella, base na rin sa mga social media posts na kumakalat, ay itong nakaraan lang nang muling pinag-usapan ang magkapatid. Hinangaan si Mela dahil sa Malaysia songbird na birit nito sa Gusto Ko Nang Bumitaw Challenge na ayon nga sa mga netizens, malaki ang chance na ito maging isang magaling na mang-aawit balang araw dahil sa hindi biro ang taglay na ganda ng boses nito. Samantalang para kay Stella naman, ay kinaaliwan din siya sa pagiging cute niya at bigay todo din ang pagganta pero biro ng netizens, more practice pa para makasabay sa ate. Maliban nga rito sa pinag-usapan ngayon sa social media ang isang clip ni Melay kasama si Mela at Stella na kuha sa isang vlog kung saan naghanda siya ng chicken nuggets para sa mga anak. Natuwa ang maraming netizens sa naging reaksyon ni Mela at Stella na tila nagmana sa energy ng kanilang ina. Ayon sa mga nakapanood, tila nanunood sila ng tatlong Melay sa isang video clip na talaga namang kinaaliwan at nagbigay ngiti. I-post ang inyong comments at reactions sa baba.
At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!